It's a rare one. Yes sir, welcome po ulit sa ating The Rare One channel. So this time naman po, discuss lang po natin yung mga question minsan ng ating mga co-keepers regarding po sa tarantula natin, kung paano daw malalaman o ma-determine kung matured female na po ba or matured male na ang ating tarantula na ready na po bang i-breed or pwede na po ba siyang i-breed. So usually nagbe-base tayo sa size ng ating female kung ready na siya. So diba, discuss muna natin paano ma-identify yung ating female kung matured female na nga siya. So una, yun nga yung sabi ko kanina regarding sa size, mas maganda search din muna natin kung anong maximum size ng ating species, kasi meron tayong mga dwarf species, meron tayong mga bird eaters, usually mas malalaki sila, so mas malalaki ang size na kailangan para maabot nila yung maturity nila. So sa mga regular nating tarantulas katulad nito, halimbawa meron tayo ditong ano ba to, Tilotocatel na albopilosum. So ito yung Nicaragua na species to, locality niya Nicaragua, dalawa kasi to, yung sa hobby farm, yung Honduras. So usually mga nasa 5 hanggang 6 inches yung kanyang maximum size. So itong mature female natin dito, abot na siya ng mga 5.5 inches sa tingin ko na to. So isang masasabi natin o isang basehan natin, yun nga yung size niya. Tapos tulad nga sabi ko kanina, depende sa species ng tarantula, tulad itong isa natin dito, ito mas malaki namang species to, itong ating Lasiodora parabaina. So mature female na rin to, siguro nasa 8 inches na yata ang size nito. So medyo malaking species siya. So dahil nga na-reach niya yung kanyang maximum size, pero hindi pa to yung maximum size niya. Usually ang parabay na umaabot siya hanggang 11 inches, nagkaroon ako dati, or 11 inches may get. Pero nag-start siya mag-matured from 8 inches. So yan, medyo wag natin galawin, make it flicker itong mga to eh. Mahirap na, baka katihin tayo pagka nadapuan tayo ng urticating hairs. So bukod sa size nila, isang basehan din natin, pinaka the best talaga yung sa kanilang exuvium. Kung makukuha natin yung pinagmulta nila, yung exuv nila, so dito tayo magbe-base din, pinaka-accurate to. So katulad nito, yung ating exub ng parabay na, bali binuka ko na siya, makikita nyo, hanapin natin yung kanyang flaps or spermatheca. Medyo madilim lang, focus tayo. So ayun yung spermatheca niya. Medyo malutong na itong ating ano eh, hindi ko pala nabasa. Medyo luma na yung ating exub, pero yan, tinatry natin pakita. Yan, kung darken na at matigas na yung kanyang spermatheca, isang basehan natin na talagang mature na siya, kasi ito yung pinaka organ niya na tag dito, mag-absorb yung dyan, ini-insert yung sperm ng ating male, kumbaga pinaka-reproductive organ niya para mag-bear na siya ng eggs. So yun yung halimbawa sa parabay na. And then meron din tayo ditong ito sa GBB to eh, yung female natin.
Ayun. Ayun yung kanyang spermaticae. Ang kita nyo, may itim na rin siya, saka kumbaga darken na yung kulay niya, saka matigas na siya compare sa pagka mga sub-adult pa lang. Makikita nyo talagang medyo ma-brown pa lang talaga, o halos transparent pa. Kumbaga mas mapapansin nyo naman yan kada molt ng ating alaga, yung pagkakaiba ng mga spermaticae nila every molt. So yun po ang pinakabasihan ko lagi para tingnan ng isang female kung talagang matured na nga siya. Pagdating naman po sa male, usually ang isang una nating hinahanap, ito, meron ako rito matured male na albopilosum din. So usually ang hinahanap natin dito yung kanyang tibial hooks. So saan ba nakalagay ang tibial hooks ng ating matured male na tarantula? Siyempre dito sa ating front leg, sa may tibial part. Teka, kuha tayo ng ibang lalagyan para kuha lang tayo ibang lalagyan para labas natin yung ating matured male. Mapakita ko sa inyo ng maayos yung ating tibial hook. So gamit lang tayong catch cup. Tapos paharapin natin siya. Yun, kita na. So ayun yung kanyang hooks. Kita nyo guys, ito yung kanyang forward leg, tapos tibial part. Yun sa baba yung kanyang tibial hooks o tibial spur kung tawagin na iba. So tingin pa tayo ibang magandang angle. Medyo na-stress yung ating male, pero saglit lang naman, pakita lang natin. Mukhang ayaw nang manggulo ng ayos. Yan. So dito sa part na to, yan, mas malinaw siya. Oh, ito kanyang legs, forward legs. Tapos yun, oh, makikita nyo may parang hook na nakalawit dun sa ilalim ng kanyang front leg sa tibial part. Kaya siya tinawag na tibial hooks o tibial spurs. Tapos bukod doon, hindi po lahat ng matured male may tibial hooks. So ang pinaka kailangan talaga nating hanapin ay yung kanyang emboli. Saan ba nakikita yan? So dito yan sa kanyang pedipalps, sa dulo niya. Ayun, yung parang glove siya sa dulo ng kanyang pedipalps. Ayun, kita nyo. Teka, medyo malabo yung microwaveable container natin, yung catch cup. Kuha tayo magandang angle para makita yung kanyang emboli. So ayan, kita nyo, ito yung kanyang pedipalps. So ayun yung kanyang emboli. Parang siyang gloves na kumbaga pabilog na yung dulo niya. Diyan niya kinoconserve yung kanyang sperm galing sa sperm rib para i-insert naman sa ventral part ng ating female during mating nila. So hanap lang tayo mas magandang angle para makita nyo, para may compare nyo sa mga tarantula nyo kung meron na ba nito. Masabi natin matured male na yan, sigurado. Kasi hindi po lahat ng male na nagmamatured male meron pong tibial hooks. Pero lahat po ng matured male na tarantula natin
nagkakaroon po ng emboli sa kanilang pedipalps. Kasi nga po, yan ang pinakagamit nila para pag-insert ng sperm sa ventral part o sa pinaka-organ ng ating female. So yan po, yung itsura niya. Yung parang pabilog na siya na pang gloves. Try natin tingnan pa yung ibang ating iba nating matured male. So, kita nyo itong ating albopilosum. Meron siyang tibial hooks. Meron din pa siyang emboli. So, sure na matured male na yan. Pero yung ibang matured male nga natin, tulad ng sabi ko kanina, meron tayong mga species ng tarantula na walang tibial hooks. So, katulad nito ang ating ano ba to? Balpuri. So, matured male din to. Tiramin muna natin yung microwaveable ni Albo. Nandito yung clutch cup natin. Teka lang. Lipat muna natin si Albo. Kunin natin itong ating matured male. Pati yung ating balpuri na matured male. So, kita nyo. Ayan yung... Uy, nawala. Ganda ng pwesto mo kanina eh. So, yan yung forward leg niya sa tibial part. Wala siyang hooks. Wala siyang hooks, di ba? Pero, uy! Chill! Chill ka lang, bro! Ika, medyo nagwawala yata siya. Yan, steady ka lang dyan. Pero, yan, kita nyo yung kanyang pedipalps. Iba na rin shape niya. Meron siyang emboli. So, bakit nga ba merong mga species ng tarantula na merong may tibial hooks at merong walang tibial hooks? Siguro para sa akin, mas sabi ko lang dito, nature's way lang yan. Usually ang pansin ko sa mga gentong tarantula na walang tibial hooks na nagmamatured male, regarding sa breeding nila or sa mating during sa captivity, pwede na tong communal setup. Kasi nga, yung tibial hooks, yun ang isang gamit nila, pinaka-defense mechanism ng ating matured male para hindi siya basta makain ng ating female. Pinangkakalang yan sa kanyang fangs, sa fangs ng female, para hindi siya makagat. So, makapag-insert siya na maayos. Kasi, madalas sa mga matured female natin, especially pagka mating season or mating time nila, excuse, kinakain nila yung ating matured male. Kasi nature din nila sa wild. Teka lang, gusto kong mapakita sa inyo ng ayos. Try natin ilawan para mas makita siya. Yun. Kaya kita niya yung dulo ng pedipalps niya. Meron na siyang parang kung tawagin yung pinaka gloves. Ito yung kanyang emboli. Teka, medyo nagwawala na naman itong ating matured male. Balik na muna natin siya. So, ano pa nga ba yung ibang species ng tarantula natin na walang tibial hooks ang mga matured male? So, tulad din itong ating mga silk area, mga focus,
ito matured male naman na si Metallica. Hop, ingat lang po. Medyo malaki to. Ah, gusto ko lang pakita sa inyo. Uy. Ayan po, yung forward legs niya. Wala rin siyang tibial hooks. Try natin mapakita yung kanyang emboli. Ayun, yung dulo na kanyang pedipalps. Medyo nakakaba pong palabas yung basat eh. Alam nyo mga pokis natin, medyo high potent talaga ang venom yan. So yan. Pansin nyo sa dulo yung pedipalps niya. Kuha tayong magandang angle. Uy! Yan na, nagagalit na siya. Uy, yun. Uy, magsama ka. So, awa ko kung kita. Hop. Yan. Ayun oh. Kita nyo? Yun yung pedipalps, yung dulo ng pedipalps niya. Medyo nanginginig na ako. Nakakatakot ng mga pokis. So yun, para naman sa akin, yan yung mga sample ng mga species na pwede nating iset as communal. Kasi yun nga, wala silang tibial hooks. So hindi ganun kataas yung cannibalism ng tarantula na species ng mga walang tibial hooks. So para sa akin, yun ang mga possible or may chance na pwede mabuhay ng communal. So, katulad nga ito, yung mga pokis, yung balpuri, ito, meron din tayo ditong regalis. So, pakita ko pa. Wala rin din siyang tibial hooks. Nilipat ko lang sila sa mga container muna para madali natin mapakita sa inyo. So, ito yung front legs niya, walang hooks. Walang tibial hooks. Tapos ayun yung pedipalps niya. Op, diyan ka lang. Yung dulo ng pedipalps niya meron ng emboli. Ayun o, yun. Mamaya try natin picturean ng close up para mas makita ng ayos. Op, lako, yun na, lumabas na. Teka lang. Handle at your own risk. Ingat lang po guys. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas. Teka, talagang gusto niya lumabas. Takpan muna natin siya. At baka tayo'y medyo madisgrasya pa. Ingat po lagi guys, hindi advisable ang pag-handle ho ng ating mga tarantula kasi nga highly venomous po sila. Pero although na venomous po sila, hindi naman po ito ganun kataas ang risk sa tao. Kasi yung venom nila sapat lang para pang-paralyze ng mga small prey nila. Pero wala pa naman po tayong record na namatay regarding sa og dahil sa venom ng ating mga tarantula. Unless na lang siguro kung meron tayong allergic reaction sa venom nila. Kasi kahit naman pagkain lang ng halimbawa ng hipon, kung may allergic reaction ng katawan natin at makakain tayo ng hipon, may chance pa rin na malagay sa alangalin yung buhay natin. So ganun din sa venom nila. Pero masasabi ko lang, talagang masakit naman yung kagat pa lang nila sa laki ng fangs nila.
And then, yun nga, yung Venom, yung effect niya, minsan tumatagal ng mga ilang araw hanggang mga 1 week, mahigit, yung kirot niya. Pero, usually, makirot siya na mamamaga yung part na nakagat, tapos may mararamdaman kayong pamamanhid. So, mas maganda, ano lang, pain reliever lang kung hindi kayang sakit, and then antihistamine para sure tayo na hindi tayo magkaroon ng allergic reaction. Then kung sa tingin nyo may allergic reaction ng katawan natin, mas lalo na internal, mahirapan tayong huminga kasi namamaga yung internal natin, mas maganda pacheck na tayo sa malapit na hospital natin para mabigyan tayo ng mas sapat na anti-allergy. So, yun ang mga siguro topic natin, guys. So, nasabi ko na kanina, paano ma-identify yung ating mga tarantula kung matured male or female. Di bali, dagdag ko pa pala sa mga male, may color deformism po tayo nangyayari, mas lalo na pagka umaabot ng matured na sila compare sa ating female. Di bali, ito yung ating sample na regalis. Kita nyo naman yung kulay niya, dal na yung kulay niya. Hindi ko lang mailabas na ng kanya yung cloth. Medyo malaki po eh. Baka makawala. And then yung ating matured male, ito yung ating matured male. Yung matured female natin na regalis, try natin kunin. Andito pa yung ating matured female. Ingat po pa rin, guys. So, ayan po. Kita nyo, ang kulay niya. Mas maputi siya, mayigay. Pati yung sword niya sa kanyang abdomen, faded na, wala na. So, sa size niya, ito, nasa 7.5 to 8 inches ng size niya. So, abot niya yung size na maximum size niya na masabi natin matured female na talaga siya. Ang gandang species nito. Uy! Guys, so, bali itong dalawang regalis natin dito, meron tayong matured male saka female. So, ready to breed na sila. So, yun. Sabi ko naman siguro kailangan natin malaman. So, hanggang dito na muna, guys. At medyo marami tayong ligpitin. See you next video. Thank you.